everyone. For today's video, I want to share about in-stream ads. Paano ko na-unlock yung in-stream ads monetization dito sa aking Facebook page. So first, yung aking Facebook page was created August 2020. So mga 2 years, more than 2 years na ako dito sa Facebook. And then, this coming August 2023, mag-3 years na po yung aking Facebook page. So, sa criteria ng in-stream ads, mas madali kung natapos yung 5 active videos. Kasi, palagi akong nag-upload ng reels, minsan regular upload na videos. Or minsan naman, magla-livestream ako kahit wala akong mga viewers. So, sa live stream talaga, kaunti lang talaga yung aking viewers. So, sometimes may isa, dalawa. Ayan, pasulpot-sulpot na yung isa, dalawa. So, I try lang din mag-live kahit na wala akong viewers. And then, yung followers naman na 5,000, mahirap din abutin yung followers na 5,000. Kasi, hindi naman basta magfa-follow yung iba sa atin para sa ganun ma-complete na ang ating followers. Hindi talaga. Mahirapan ka talaga sa followers. So, na-experience ko talaga yan dito sa aking page. And then, dumating yung panahon na after mga 2 years, nagka 5,000 na yung aking followers. So, ayan, na-unlock ko na yung 5,000 followers and then yung 5 active videos. Then yun, nasubrahan ng konti. Tapos yung 5 active videos ko naman, okay kasi yun, medyo matagal ko na siyang natapos. Tapos yung engagement lang talaga, yung hindi ko talaga matapos-tapos yung engagement sa in-stream ads. So, last June 10, naka-upload ako ng video na educational video. And then, yung video na yun, medyo nadagdagan yung mga views. Paunti-unting dumami yung mga views ng video na yun. Tapos, nadagdagan din yung aking followers. So, last June 2023, I check my engagement doon sa in-stream ads monetization. So, yung engagement ko doon last June 2023 is 5,681. And then, pagka June 21, yung engagement ko naging 6,881. Tapos, pagka next day, I check naman yung engagement ko, naging 51,695. So, June 22, 2023, yung engagement ko naging 51,695. So, hindi ako makapaniwala kasi from more than 5,000, from 5,681, so unti-unti siyang nadagdagan. Pagka June 23, ayan, ang laki ng nadagdag talaga. Kasi nga, naging 51,695 nang dahil lang sa na-upload kong video. So, namangha talaga ako kasi ang daming nadagdag sa aking engagement. Akalain mo naman, from 5,681 to 8,681, naging 51,695. So, pagka June 23, I check my dashboard afternoon, June 23, Friday. Kasi nga, busy pa kami noon kasi may klase pa yung aking mga estudyante. And then, nakita ko na lang sa aking dashboard na need to set up na yung aking in-stream ads. So, yun. Na-complete ko yung 60,000 na engagement sa in-stream ads. So, June 23, 2023, Friday night, hindi pa ako nakapag-decide na mag-set up ng aking in-stream ads monetization. Sabi ko, Saturday ako mag-set up kasi nga walang pasok
yung aking mga estudyante and may enough time ako na makapag-set up ng aking in-stream ads. So, Saturday, nag-set up ako ng aking in-stream ads. So, okay na siya. Natapos ko siya. And then, sabi doon na, your application is being reviewed. You will be notified if your application is approved within the next 2 weeks. So, 2 weeks pala. Within the next 2 weeks. So, medyo matagal. Akalain mo, I expected talaga na 2 to 3 days yung review. Pero hindi pala. Medyo matagal pala yung in-stream ads na review. So, pagka Sunday, June 25, I check my dashboard. Hanggang June 26, 27, 28, wala pa rin yung aking in-stream ads. Hindi pa din na-approve. And then, pagka June 28, hindi pa rin talaga na-approve. And then, pagka June 29, nang tiningnan ko yung aking dashboard, na-unlock ko naman yung subscription. So, hindi ko talaga akalain yung subscription na ma-unlock ko. Kasi nga, yung minutes view, tapos yung engagement, parang may dalawa kasi yun. Tapos, hindi ko na siya tiningnan talaga lagi yung engagement at saka yung minutes view. Kasi, ang layo kasi ng minutes view doon sa akin. Tapos, yun, na-unlock ko siya June 29 yung subscription. So, okay yung subscription. Sabi ko, i-set up ko yung subscription. So, after 5 minutes, okay na yung aking subscription. Na-approve na yung subscription. So, sabi ko, ang bilis pala mag-approve nila sa subscription. So, yun, okay na yung aking subscription. May nilagay ako doon ng mga message. And then, yung subscription ko talaga is yung pinakamura, yung monthly. Yung 55 pesos. Kasi, sabi ko, yung mura lang kasi hindi naman natin alam kung interested ba talaga yung viewers doon sa subscription natin. So, depende na din sa mga viewers if they want to subscribe me sa aking Facebook page. So, available na po yung ating subscription. So, ang bilis lang talaga ma-approve sa subscription once makomplete mo yung mga criteria ng subscription. Pero, hindi naman natin alam yung kung meron ba talagang mag-subscribe sa ating page. So, good luck na lang talaga sa ating mga vloggers, sa ating mga creators kagaya ko. Small creators lang nga tayo. So, June 29, 2023, balik tayo sa stream ads ko na in review pa yung status. Kasi nga yung subscription ko, na-approve na lang yung subscription ko, tapos yung in-stream ads, hindi pa talaga, waiting pa talaga ako sa final decision ng aking in-stream ads na monetization. So, pagka June 30, Friday, so, tiningnan ko naman ulit yung aking dashboard. So, Friday afternoon, June 30. So, kararating ko lang at saka tiningnan ko yung aking dashboard. So, ayun, need to set up na yung aking in-stream ads monetization. So, June 24, ako nag-apply ng in-stream ads monetization. So, na-approve ako June 30, 2023. So, mga ano siya? Ilang araw ba? 1, 2, 3, 4, 5. Mga 6 days. 6 days siya na-approve sa akin. From June 25 to June 30. So, yan. 6 days siya. So, na-approve na yung aking in-stream ads monetization last June 30, 2023. So, natapos ko na siyang i-set up. And then, yung videos lang talaga, yung regular uploads ko ng mga videos, I need to check it one by one para ma-check natin kung naka-on ba yung in-stream ads doon sa bawat video. So, na-unlock ko yung in-stream ads at saka yung subscription.
nang dahil po yun sa videos na na-upload ko. Kasi nga, meron akong dalawang videos na dumami yung views niya. So, yun, na-unlock ko yung minutes view at saka yung engagement. So, I advise po sa lahat ng mga creators kagaya ko na mag-upload lang talaga tayo ng ating napiling content. So, pwedeng mapa-reels or regular upload na videos or live stream ba. Para sa ganun, madali nating makuha yung mga minutes view at saka yung mga engagement. Kasi nga, hindi naman talaga alam natin na sa bawat upload natin ng videos ay papatok talaga sa ating mga viewers. So, hindi natin alam na kung magugustuhan ba nila yung videos na na-upload natin or hindi. Kaya kapag magustuhan talaga ng mga viewers yung videos mo, makakakuha ka ng mga madaming views sa videos mo na yun. So, sa pag-upload din ng regular videos, dapat din siyang 3 minutes pataas. Kasi kapag ma-monetize ka sa in-stream ads, hindi ka mahirapan sa paglagay ng ads doon sa videos mo. Kasi yung ano talaga is need siyang 3 minutes pataas para sa ganun malagyan siya ng ads, yung ads. Kapag monetize ka na sa in-stream ads. Kasi nga, kapag hindi 3 minutes, depende yun sa videos mo. Kung pwede mo ba doon yung ma-on mo yung in-stream ads? Kasi sa akin, may videos din ako na mga more than 1 minute. Tapos yung iba, yung hindi talaga, yung short talaga. So yun, hindi siya pwedeng malagyan ng mga ads. So dapat 3 minutes pataas yung regular uploads ng mga videos. So nang sa ganun, malagyan natin ng mga ads kapag monetize na tayo sa in-stream ads. And then I want to thanks to all the viewers and then to all my star senders. Thank you so much po sa inyong lahat. And that's all for today. Thank you for watching.